Hello lovely people! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is another Toyota Hilux troubleshooting video. Ano na naman kaya nangyari kay Hilux? Matanda na kasi siya, kagaya ko. Kaya ang dami niya nagiging problema. So this time, lumabas yung engine check error niya doon sa dashboard. Mag-uumpisa yung video ko na to after kong dinisconnect yung sa battery terminal at fuel filter connection. In-advise ng friend kong mechanic na pwedeng baka reset lang yung kailangan para umalis yung error doon sa dashboard. So, ginawa ko yon. So, please panoorin niyo po yung video para alam niyo po kung ano yung nangyari. Maraming salamat po sa pag-like and subscribe at pag-support ng channel ko na to. See you again. Bye for now! So, ngayon, ang gagawin namin sa Hilux dahil siya ay in-reset namin, tinanggal namin yung connection ng battery niya. But now, for overnight, we left it. Now, we will check kung yung check engine icon is mawawala sa dashboard. So, dahil nga hindi nakakonect yung battery, hindi ko siya magagawa na ma-open automatically. So, I have to open it. Okay? Sabi nila, ang best daw na isang tip, pag naka-disconnect yung battery connection at para mag-reset ka, is to press yung horn mga 10 seconds para daw, alam mong hindi siya tutunog, pero i-press mo lang siya mga 10 seconds para higupin niya lahat ng mga electric na mga leftover pa. Okay, so open na natin yung bonnet. So, open na natin siya. God. Ano na to? Ikakabit. So, nasikipan na siya. Let's try na rin natin na i-check yung oil. Okay naman ang oil niya. Yan. So, ngayon, dahil kailangan na natin siyang i-test dahil na-disconnect na siya for like 24 hours. Let's see kung lalabas pa yung check engine. I hope hindi na. Let's keep it open for now. See. Yan ang mga icons, then yun yung lumalabas before. Let's see now. So far, so good. Okay, parang meron pa rin eh, lumalabas pa rin talaga. Yung check engine niya. Handbrake siya, di ba? Parang meron pa rin, no? Siguro talaga kailangan siyang matanggal. Okay, so lumalabas pa rin talaga yung check engine icon niya. But so far, I'm able to drive yung car. Ang problema lang nito ngayon is that dito sa Coron, walang agad na Toyota mismo na service center. Kailangan na ng code scanner nito or code reader para ma-check kung ano talagang problema. Tingnan natin kung ano yung talagang solusyon sa problema ng lumalabas na check engine sa dashboard ng Hilux. See ya! Bukan natin dyan. Oo. For 30 minutes. So, dapat 30 minutes, hindi lahat. No, iba kasi yung nag-gets ko, sabi nila, dapat yung itong part hindi, daw na to o lahat. Hindi, isa lang po, negative. Huwag itong positive. Eh, nung tinanggal ko siya overnight talaga, hindi lang 30 minutes. Dalawang terminal. Isa lang terminal.
Kailangan nang tingnan yung fuse. Opo, titignan ko lang yung fuse niya. Dapat meron. Wala po sa ilalim. So kinabit na rin po agad. Parang wala pang 30 minutes. Okay lang yun. Yun o, mayroon pa rin. Ayaw mawala. Yun pa rin talaga. Ano po, bakit ganun? Simula lang nagpapalit ako ng fuel filter. Lumabas na po. Hmm. Actually, nag-alarm siya talaga na ano, yung alarm for fuel filter change. So, nagtaka ako, bakit may light pa rin nung fuel filter, although wala nang alarm. So sabi nila, i-reset lang. Pero marang krudo. Marami naman po. Hindi naman kasi marami, pero at least hindi po siya empty. Kung papayag po kayo, i-ano natin siya sa scan. Kung papayag po kayo. Opo, magkano po yung pa-scan? Hindi, tulad niya, wala naman technology siya malo para lang siya ma-delete o ma- Ah, reset. Para i-reset lang siya. Opo, magkano po magpa-reset? Kasi po, ang scan po namin, po. Mm-hmm. Pero sa inyo, tapos ngayon, nawala yung check engine, yung fuel filter pa rin. Tapos yung problem ko is pag inano ko siya nire-rev, parang ang hina ng ano, hindi siya mag-angat. Kanina nung medyo paangat ako, mahina. Minsan kala mo nag-stuck lang siya. Pero ngayon nag-okay naman na nung nawala yung check engine light. Pero medyo duda ako eh. Bakit nandiyan pa rin niya, fuel filter? Mm. Yung mga sensor niya, baka may problema na rin or something. Makukuha to ma'am sa scan. Iscanin pa rin yan kahit wala na yung light? I-delete siya. Ha? Pero titry ko yung web. Okay, sige. Ano year to, ma'am? 2012. 0608 yan. Ano yung BSC? Toyota Hilux next. Please waiting. Pero isa ma'am, ABS. Lumabas yung ABS. Ano yung ABS? Automatic brake system po ma'am. Puro sensor. Pero doon tayo sa fuel eh. Pwede mong basahin. Hanapin mo yun. Ayun, the ECU control. Anti-lock brake. Yung nga. Anti-lock brake. ABS. Kaya nag-check, ano kayo ma'am, nag-check engine. Bakit? Doon sa ABS. Pero may connection din yun dun sa parang nag-aano siya, wala, yung parang nag na kuko, nagkakapos siya sa acceleration. Hindi po, sa crudo po yun.
So lumabas is ABS. Opo, isa lang. Wala nang iba. Wala na po. Hindi naman seryoso 'yon. Hindi naman. Wala po 'yan, ma, minor lang 'yan. Pakita mo 'yung anong sasakyan niya. All data. I-fuel, i-delete natin yung indicator. So, kailangan lang i-reset siya, no? Ah, fuel? Oo, fuel lang naman lang niya eh. I don't kasi special function. Back. Yan ang... Okay. Back. I-cleared mo na kaya yan. Lalabas pwede niya. Ano ko naman to, ah? I-reset, i-reset to na. Pero kung may problem talaga yan, babalik at babalik. Para hindi na mag-indicate yung check engine nyo, ma'am. Oo, pero bakit siya i-reset? Eh, baka talagang yan yung problema niya. Para pero lang kung ano, may problem talaga yan, ma'am, babalikat pa rin yan, kahit okay. I-reset natin. So, hindi ba dapat na i-resolve na yung problem na yan? Hindi nga alam mo, wala tayong piyasa ng ganito. Sensor po yan, puro mga sensor. Ah, sa sensor, oo. Okay. Ano, ma'am? Kayo, ma'am, di-delete ko? Re-reset na siya? Oo, para di na mag-check engine siya. Hindi naman na talaga kasi nag-check engine, di ba? Minsan kasi huwag, pag ganyan lumabas yan, sigurado babalik at babalik ang check engine, oo. Dito muna tayo sa ano? Sa fuel. Fuel. Oo. Sige, back. Yes. Back pa. Ayun, hot function. Ayun, hanapin mo ano ba yung reset. Fuel. Baka wala dyan. 15 functions lang yung nandyan. Suspension, headlight, roll, oil, ABS. Injector, mayroon. Wala. Wala eh. Wala. Hindi niyo maririn. Mabili dito. Wala. Dun lang. Ganun din yan. Dun lang kayo sa functions. Babalik ka dyan. Dun lang yun, fuel. Ano ba, fuel filter? Oo, naka-indicate nga yung fuel. Mm-hmm, yung fuel filter. Kaya kasi ngayon sabi nila reset lang, oo. Hindi ba dapat, kapag binuksan ba ulit yung fuel filter, dapat tanggalin na siya? Is it worth checking or hindi na? Hindi naman po, ma'am. Sa mga sensor lang yan eh. Baka maluwag lang. Hinugot ko na nga isa-isa. Hinugot mo na? Dalawang sensor. Kasi minsan ganun, pag maluwag, so, hindi na-resolve yung problem kasi wala daw silang reset nung fuel filter na problema. Although, ayan, lumalabas pa rin yung fuel filter niya. Yeah.